Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak o naginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na nagpapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa man ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nananalig sa Diyos si Abraham at siyang pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya
ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy, tinubos niya tayo upang ang mga magpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtian ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi natin gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi naalis sa ating gunita, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay itinampong, sa Kanya tayo'y dumulong, kasamaan ay natapong. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati
sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng taong higit na malakas, samsamin ito ang mga sandatang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang nagkakalat, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagdalo at pagsisimba sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Friday. Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno, kaya papurihan natin siya. Isang bagay ang hinihiling ni San Pablo sa mga taga-Galacia, magkaroon ng pananalig sa Diyos. At sinasabi niya dito, ang pananalig o ang nananalig sa Diyos ay kanyang pinagpapala. Sinabi rin dito, sa ating unang pagbasa ni San Pablo, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. At nangyari ito nung siya ay namatay na bayubay sa krus. Pero ginawa niya ito, alam nating lahat na naghirap ang ating poong Jesus Nazareno para sa atin, para sa ikaliligtas natin. At ano yung maaari nating maisukli? Yung pananalig na walang humpay, yung pananalig na walang putol, yung pananalig na nananatili. At ano yung kabaliktaran ng pananalig? Kung ang pananalig ay pagtitiwala, kung ang pananalig ay paniniwala, ang kabaliktaran ng pananalig ay ang hindi paniniwala at pagdududa, pag-aalinlangan. At ito yung naranasan ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Yung mga hindi naniniwala ay nagpakita ng kanilang pagdududa. Kaya nga sinabi ng ilan sa kanila, nagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Yung iba naman nagsabi, sige, magpakita ka ng himala, magpakita ka pa ng tanda para maniwala kami sa iyo. Mga kapatid, hindi naman ito nalalayo sa tunay na buhay natin. Siguro marami sa atin nakaranas na ginawa mo na nga lahat ng mabuti,
ginawa mo na nga yung tama, ginawa mo na nga yung makakaya mo, ikaw pa yung pinagdududahan. Ikaw pa yung lumalabas na masama sa mata ng iba. Kung naranasan niyo ito, huwag kayong mag-alala. Bago niyo ito maranasan, naranasan na ito ng ating Panginoon. Pero kung tama ang ating ginagawa, kung mabuti talaga ang ating ginagawa, hindi natin ito pwedeng tigilan. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa bawat tama na ating ginagawa, sa bawat wasto na ating ginagawa, sana meron itong kalakip na paniniwala at pananalig. Huwag tayong matakot na manalig sa ating Panginoon at huwag na huwag nating lagyan ng pag-aalinlangan ang ating pananalig sa ating Poong Hesus Nazareno. Dahil kung tayo mag-aalinlangan, baka naman wala na tayong pinagkaiba dun sa mga nagdududa sa ating Panginoon. Pinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, mapalad ang mga nananalig sa Diyos. Mapalad ang mga nananalig sa Diyos dahil unang-una, panalo ang Diyos laban sa lahat ng mga masama. Panalo ang Diyos laban sa lahat ng demonyo. Karamihan sa gawa ng ating Panginoon sa mga ebanghelyo, marami doon nagpalaya siya ng mga demonyo. Marami doon nagpaalis siya ng masasamang espiritu. At sa buhay natin bilang Kristiyano, marami din tayong masasamang espiritu na nai-encounter, nai-inkwentro. Marami tayong laban sa marami tayong nilalabanan ng mga demonyo sa buhay natin. O baka yung nasa isip niyo yung kapitbahay niyo, ha? Hindi naman siguro yun. O baka naman siguro yun, nasa isip niyo asawa niyo, ha? Hindi naman siguro yun. Pero isang bagay ang sigurado, kung paano kumikilos ang ating Panginoon, ganun din naman, laging kumikilos ang demonyo sa buhay natin. Kaya nga, nagkakasala tayo dahil napapadala tayo sa tukso ng kalaban. Kaya nga din minsan nawawalan tayo ng pag-asa dahil ang akala natin, ano, wala na tayong pag-asa at minsan nabubulungan tayo na wala na tayong pag-asa. Kundi man minsan din yung mga ibang tao o di kaya yung mga galit na kinikimkim natin, ginagamit ng kalaban sa atin para lalo tayong malugmok. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, may sinabi dito ang ating Panginoon. Sinabi dito kapag ang isang malakas ay nasa kanyang bahay, protektado ang bahay. Pero pag may dumating na mas malakas, syempre matatalo na yung nandun sa bahay. Ang ibig sabihin nito, oo, malakas ang puwersa ng demonyo sa ating buhay. Malakas ang puwersa ng tukso sa ating buhay. Pero lagi nating tatandaan, laging mas malakas ang ating Panginoon. Kahit gaano kalakas yung kasalanan sa ating buhay, kahit gaano kalakas yung tukso sa ating buhay, kahit gaano kalakas yung mga demonyo sa buhay natin, panghawakan natin, maniwala tayo, laging mas malakas ang ating Poong Hesus Nazareno. Kaya manalig tayo. At manalig din tayo mga kapatid dahil alam natin na ang pananalig ang tangi nating maisusukli sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ang pananalig na ito ay katulad dapat ng pananalig ng kay Abraham. Ito yung sinasabi sa atin ni San Pablo sa unang pagbasa. Si Abraham nanalig at umasa sa kabila ng kawalang pag-asa. At ang mga nanalig na katulad ng kanyang pananalig ay pinagpapala ng Diyos. Pero ang pananalig na ito ay may kasunod. May kasunod na pagsunod, may kasunod na pakikinig sa ating Panginoon. At ang pananalig na ito ay hindi katulad ng ilaw na aandap-andap. Ang pananalig na ito na inaasahan sa atin
ay yung pananalig na hindi nagmamaliw sa kabila ng lahat, yung pananalig na tuloy-tuloy, yung pananalig na hindi matitibag. Kaya ngayong araw, mga kapatid, ang paalala sa atin, pinagpapala ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya. At manalig tayo sa Kanya dahil alam nating panalo Siya sa lahat ng laban natin sa buhay. At sana bigyan tayo ng Diyos ng grasya na hindi nagmamaliw, hindi nawawala, hindi nauubos na pananalig sa ating Panginoon, sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh, no.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang buhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa kapahamakan at iyong kapatayan,
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.